Mapagpalang araw po sa inyong lahat at sa mga nakikibahagi sa banal na pagdiriwang na ito sa pamamagitan ng live stream dito sa Diocesan Shrine of Jesus, the Divine Word, ng Christ the King Mission Seminary, Quezon City. Ipinagdiriwang po natin ngayon ang dakilang kapistahan ng banal na Santa Tlo. Pamumunuan po ang ating banal na pagdiriwang ni Reverendo Padre Benigno Beltran, SVD, Associate Priest ng Shrine. Tumayo po ang lahat para sa pasimula ng ating misa. Magsiawit kayo sa Panginoon. Alleluia! Magsiawit sa Panginoon. Purihin, purihin ang Kanyang pangalan. Ipahayag, ipahayag ang dulot Niyang kaligtasan. Magsiawit kayo sa Panginoon. Alleluia! Magsiawit sa Panginoon. Kayong mga angkan, maghandog sa puon. Luwalhati at papuri, ialay sa Panginoon. Magsiawit kayo sa Panginoon. Alleluia! Magsiawit sa Panginoon. Sa ngalan ng Ama, na Anak, na Espiritu Santo. Amen. Ang biyaya ng ating Panginoong Jesucristo, ang pag-ibig ni Diyos Ama, at ang liwanag ng Espiritu Santo, naway sumain niyong lahat. At sumaiyo rin. Pinagdiriwang po natin ngayon ang dakilang kapistahan ng banal na Santa Tlo. Ama, Anak, at Espiritu Santo, tatlong katauhan sa isang kakanyahan. One God, three persons. Bago natin ipagpatuloy ang ating pagdiriwang, pagsisihan natin ang ating mga kasalanan. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyong mga kapatid na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin ang ating mga kasalanan, patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. At sa lupa'y kapayapaan, sa mga taong may mabuting kalooban, pinupuri ka namin, dinarangal ka namin, sinasamba ka namin, niluluwalhati ka namin, pinasasalamatan ka namin dahil sa dakila mong kaluwalhatian, Panginoong Diyos, Hari ng Langit, Diyos Amang makapangyarihan sa lahat, Panginoong Hesukristo, Bugtong na Anak, Panginoong Diyos, Kordero ng Diyos, Anak ng Ama, Ikaw na nag-aalis sa mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Tanggapin mo ang aming kahilingan. Ikaw na nalulukluk sa kanan ng Ama, maawa ka sa amin. Sapagkat Ikaw lamang ang banal, Ikaw lamang ang Panginoon, Ikaw lamang, O Hesukristo, kasama ng Espiritu Santo, sa kaluwalhatian ng Diyos Ama. Amen. Mapuri sa Diyos, sa kaitaasan.
Manalangin tayo. Maraming makapangyarihan sa iyong pagsusugo, sa iyong diwa na Diyos na totoo at maasahan, sa pagbibigay mo ng Espiritong nagpapabanal sa sanlibutan, pinahayag ang iyong kahiwagaang dakila sa sangkatauhan. Sa pananampalatayang amin ngayong ipinagdiriwang, pagkaloob mong aming maidangal ang tatlong persona sa walang hanggang kadakilaan at aming sambahing lubusan ang iyong iisang pagka-Diyos sa mahal na kapangyarihan. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Hesus Kristo kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Pagbasa mula sa aklat ng Deuteronomio. Sinabi ni Moises sa mga tao, isipin ninyo kung may naganap ng tulad nito, nasaksihan o nabalitaan man lamang mula ng likain ng Diyos ang daigdig. Maliban sa inyo, sino pa ang nakarinig sa tinig ng Diyos mula sa haliging apoy at nanatiling buhay? Sinong Diyos ang naglabas ng isang buong lahi mula sa isang bansa upang maging kanya sa pamamagitan ng pakikipagsubukan ng kapangyarihan, ng kababalaghan, ng digmaan, at ng makapangyarihang mga gawa tulad ng ginawa ng Panginoon sa Ehipto? Dahil dito, dapat ninyong malaman na sa langit at sa lupa'y walang ibang Diyos liban sa Panginoon. Kaya nga, dapat ninyong sundin ang kanyang mga utos at tuntuning sinasabi ko sa inyo ngayon. Sa gayon, mapapanuto kayo at ang lahing susunod sa inyo. Magtatagal kayo habang panahon sa lupaing ibinigay niya sa inyo. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Tapat sa kanyang salita at maaasahan ang kanyang ginawa. Minamahal niya ang gawang matapat, ang pag-ibig niya sa mundo'y laganap. Utos ng puon na likha ang langit, ang araw, ang buwat talang marikit. Ang buong daigdig sa kanyang salita ay pawang nayari, lumitaw na bigla. Mapalad, mapalad.
sa Diyos at nagtitiwala sa kanyang pag-ibig ay kinakalinga. Hindi babayaang sila ay mamatay. Kahit magtaggutom, sila'y binubuhay. Ating pag-asa'y nasa Panginoon. Siya ang sanggalang natin at katulong. Ipagkaloob mo na aming makamit. O Poon, ang iyong wagas na pag-ibig. Yamang ang pag-asa'y sa iyo na sasalig. Pagbasa mula sa sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Roma. Mga kapatid, ang lahat ng pinapatnubaya ng Espiritu ng Diyos ay mga anak ng Diyos, sapagat hindi kayo tumanggap ng Espiritu ng pagkaalipin upang muling matakot. Ang tinanggap nyo ay Espiritu ng pagiging anak, at ito ang nagbibigay sa atin ng karapatang tumawag ng Ama, Ama ko. Ang Espiritu nga ang nagpapatotoo kasama ng ating Espiritu na tayo'y mga anak ng Diyos. At yamang mga anak, tayo'y mga tagapagmana ng Diyos at kasamang tagapagmana ni Kristo. Sapagkat kung tayo'y nakikipagtiis sa Kanya, tayo'y dadakilain din kasama niya. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Magsitayo po bilang paggalang sa mabuting balita. At sumaiyo rin. Mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahon iyon, ang 11 alagad ay nagpunta sa Galilea sa bundok na itinuro sa kanila ni Jesus. Nang makita nila si Jesus, siya'y sinamba nila bagamat may ilang nag-alinlangan. Lumapit si Jesus at sinabi sa kanila, "Binigay na sa akin ang lahat ng kapangyarihan sa langit at lupa. Kaya humayo kayo, gawin ninyong alagad ko ang lahat ng bansa. Binyagan ninyo sila sa ngalan ng Ama, na Anak,
na Espiritu Santo at turuang sumunod sa lahat ng ipinag-utos ko sa inyo. Tandaan ninyo, ako'y lagi ninyong kasama hanggang sa katapusan ng sanlibutan. Ito ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magandang umaga po sa inyong lahat. Tuwang-tuwa ako pag nakikita ko yung misalit. Ang nakalagay po, dakilang kapistahan ng banal na Santatlo. Kasi nagturo ako ng 30 taon sa seminaryo sa Tagaytay. Simula pa lang nakalagay kapistahan ng Santissima Trinidad. Sa aking pagtuturo, hindi ko lang sinikap na maintindihan ng mga seminarista ano yung tinuturo. Sinasabi ko rin sa kanila, pag naintindihan nyo na, maaari inyo bang ipaliwanag ito doon sa mga magsasaka at mga mangingisda? Kaya, natuklasan namin, nag-survey sila sa Smoky Mountain, andun din ako noon. 25% ng mga tao doon nagsasabi na ang Santissima Trinidad pangalan ng isang babaeng banal, isang santa. Hindi naintindihan dahil Espanyol yan. Kaya, nag-usap kami, anong pagsasalin sa wikang Tagalog ng Trinity, ng Santissima Trinidad, na maunawaan ng mga tao? O yung mga estudyante mismo ang nagsabi, Santatlo. Translation lang naman yan ng triune. One and triune God yung aming lesson, yung aming course for one semester. The one and triune God. Triune, Santatlo. Binaliktad lang ng three and one, one and three. Banal na Santatlo ang puso ng ating pananampalataya. Naalaala pa ng mga estudyante ko yan. Sana sinasabuhay nila sa kanilang paglilingkod sa mga tao na maipaliwanag nila ng ayos. Kasi itong humili sa Trinity, tinatakasan ng mga pari yan. Mahirap kasi ipaliwanag yung 1 plus 1 plus 1 equals 1. Sabi naman ng isang magsasaka, ayan yung mababa ka pa sa math. Pero kung mataas ka na ng kaunti, multiplication na, 1 times 1 times 1 equals 1. Tagal kong pinag-aralan sa Roma, pagkatapos yun pala ang maintindihan nilang paliwanag sa Trinity. Balikan natin yung Trinity. Banal na Santatlo. Sa Ebanghelyo, sinabihan tayo, binyagan ninyo sila sa ngala ng Ama at ng Anak na Espiritu Santo. May basihan sa banal na kasulatan. So we have to make sense. Kailangan sa abot ng ating makakaya, maunawaan natin kahit hindi ilubusan yung turo ng simbahan tungkol sa banal na Santatlo at ano ang ibig sabihin nito para sa ating buhay. Simula na kaagad, nakalagay sa Ebanghelyo ngayon, sinamba nila si Jesus. Kung may mga sekta dyan, hindi naniniwala ng banal na Santatlo. Nakalagay, Philippians 2:11. Lahat, all knees shall bend, sasamba. Yung nasa langit, nasa lupa, nasa ilalim ng lupa. Jesus is Lord. Yung Lord, Yahweh yan sa Old Testament. Ang pangalan nila sa Ama ay Yahweh. So pag sinabing Jesus is Yahweh, kaya pala sila pinapako sa krus eh. Blasphemy yun eh. Pero sabi ni Jesus, I and the Father are one. So, kailangang mapaliwanagan natin yan. Bakit kailangang Diyos si Jesus? Nakalagay sa kasulatan. Sa simula ay ang diwa,
at ang diwa ay nasa Diyos, at ang diwa ay Diyos. Sa 1:14, nakalagay naman, at ang diwa ay naging tao at nanahan na kasama natin. So yung banal na diwa, Jesus, the divine word, galing sa Ama yan. And the word was God, divine. Tinatakasan ng ibang mga sekta yan. Ayan yung ating paniniwala na kahit nahirapan tayong maunawaan, sinasabi natin, since Jesus and the Father are one, therefore Jesus is equal to God the Father. Sa pangalawang pagbasa din, sinabi ni St. Paul, ang Espiritu ang nagpapatotoo na tayo ay mga anak ng Diyos. Sanctification. Yung Ama, paglikha, yung Anak, pagtubos, yung Espiritu, pagpapabanal. Sanctification. Kaya, sabi na mga estudyante ko, ano bang magandang translation ng salita? Ade, kung ang Triune God, sa tatlo, ano yung, and the word was made flesh and dwelt among us. Yung pinag-aralan ko, diwa ang aking pinopropose. Yung santatlo, nasa kamalayanan ng marami, yung diwa wala pa eh. Pati dito, nagdadasal tayo, salita pa rin eh. Pero yung salita, ganito yung dahilan yan. Ang salita ay omer sa Hebrew. Kaya yung mga minor bird, yung mga loro, nakakapagsalita yan eh. Pero hindi nila naintindihan dahil wala silang diwa. Ang diwa, ang dabar, may noetic at dynamic aspect. May naunawaan ka tungkol sa kanya at meron siyang kapangyarihan. Kagaya ng paniniwala ng mga Pilipino, may dynamic aspect yung salita eh. Pag inusog mo yung bata, ganda naman ang piligmata ng batang ito, kakabagan na yan, sabi ng mga Pilipino. Salita lang, pero may kapangyarihan. May orasyon pa nga yung iba, hindi ako naniniwala. Pero sa mga Pilipino, may orasyon na pag dinasal, lalaki yung tiyan mo. Yung paniniwala doon sa sikihor, parang ganyan. So, banal na diwa. May Ama, may diwa, at may ang Espiritu, huwag na nating talakayin ngayon, ay loob, donum dei kasi yan eh. Or ang ibig sabihin, kailangan mapaliwanag na naiintindihan na ang nagligtas sa atin, banal na sa tatlo. Lagi nating nakikita ang krus eh. Minsan dinadamihan pa natin yung ng dugo eh. Tinatapunan natin ng isang balding dugo. Hindi dugo ang nagligtas sa atin. Ang nagligtas sa atin ay ang pagmamahal ng Ama sa kanyang anak na kaisa sa kanyang pagka-Diyos. Una, sabi ni San Anselmo, pag sinampal mo yung kapitbahay mo, sinampal mo yung isang senador, huwag niyo namang gawin, halimbawa lang yan, maganda sana, pero sinampal mo yung isang senador, sa batas, mas mataas ang parusa sa iyo dahil may dangal siya eh. Senate of the Republic of the Philippines eh. So, mas mataas ang dangal, mas mataas ang kasalanan mo. Eh walang hanggan yung nilapastangan mo noong sinuway mo yung kanyang utos. Walang hanggan ang kasalanan mo. So kung tao lang ang ipako sa krus, kahit 1,000,000 taon pa araw-araw mo ipako sa krus yan, dadalo yung dugo, hindi tayo maliligtas. Kailangan ang magligtas sa atin, babayaran ang walang hanggang paglapastangan natin sa walang hanggang Diyos ay dapat walang hanggan din. At ang diwa ay kaisa sa pagka-Diyos ng Ama. So andun ang Ama. Pinapakita yung pagpaparaya, yung aming vocation video, pakikalat sa iba yan, pakiforward. Pagpaparaya. Ang unang nagparaya ay yung Ama. John 3:16. God so loved the world that He gave His only begotten Son. Ganun na lang ang pagmamahal ng Diyos sa anak, sa sanlibutan. Binigay niya yung kanyang anak. Nagparaya siya. Nagparaya din yung anak. He did not cling to His being God but emptied Himself and took the form of a slave. Yan nagligtas sa atin. San tatlo.
So, andun ang Ama. In a divine way, kasi Diyos naman siya eh. But he suffered. Nung pagpaparaya niya sa kanya anak, nahinayaan niyang ipako natin sa krus. Andun din ang anak na napabayaan. Sabi niya, bakit mo ako pinabayaan, Ama? Andun din ang Espiritu na kung hindi pa siya Diyos, hindi niya mapagkaisa uli yung Ama at ang anak. Banal na sang tatlo. Isang kakanyahan sa tatlong katauhan, Ama, Anak, at Espiritu Santo. Ang mahalaga niyan, ano ibig sabihin na naniniwala tayo? Una, mahal tayo ng Diyos. Kailangan may sang tatlo para maipakita ang pagmamahal ng Diyos. Si Einstein, Albert Einstein, naniniwala yan ng may Diyos eh. Pero yung Diyos na hindi kayang magmahal, ayoko ng Diyos na ganyan. Marami sa atin, ayaw din ng Diyos na parang computer, ginawa lang yung universe, pagkatapos nagbakasyon na. Gusto ko na kahit luluha ako, yung luha na yan, papawiin ng may kapal na gumawa ng langit at lupa. Gusto ko mahal niya ako, na mahalaga ako. Yung pagmamahal ng Diyos, niligtas tayo ng pagmamahal sapagkat ang Diyos ay sambayanan, ang Diyos community. At yan ang turo ng simbahan na pinapaabot sa atin ngayon. Maliban sa pagmamahal ng Diyos, nangunguna, may primacy ang community. Galing kasi sa Western makakanluran na pagtingin, individualistic sila roon eh. I am the master of my faith. I am the captain of my soul. Labag sa Trinity yan. Pangunahin mo, pangunahan mo ang community. Pahalagahan mo ang community muna. At sa pagpapahalaga mo, pagmamalasakit mo sa community, nagiging ganap din ang iyong pagkatao and you will experience the more abundant life. Kaya ipanalangin po natin sa misang ito na sana itong paniniwala natin ay hindi parang sumasalimpapaw sa himpapawid. Naging privatized ang ating spirituality na dahil masama ang ating pakiramdam, lalapit tayo sa Diyos. Kung may problema tayo, lalapit tayo sa Kanya. Iyong nilalapitan mo, san tatlo yan? Ama, Anak, at Espiritu Santo yan. Community yan. Pinapahalagahan mo ba ang community ng higit sa iyong individual na pagkatao? Sa iyo bang pagkilos ngayon sa pananampalataya, nagiging ganap ba ang iyong katauhan sa pagmamalasakit mo para sa community? Ano mang community yan? Yung pamilya mo, yung simbahan, yung lipunan, o yung global community? Yan ibig sabihin ng Trinity. Kaya manalangin tayo, lalo na sa lahat ng mga Pilipino, na maunawaan nila ito. Na yung Santissima Trinidad, hindi iyan pangalan ng babaeng santa. Santatlo yan. Utos yan, nakalagay sa Ebanghelyo. Binyagan ninyo sila sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Yun ang ating ipanalangin sa misang ito, samantalang 1.3 billion Catholics celebrating the Feast of Father, Son, and Holy Spirit, three persons in one God. Magsitayo tayong lahat, pahayag natin ang ating pananampalataya sa banal na santatlo, Ama, Anak, at Espiritu Santo. Sumasampalataya ako. Sa Diyos samang makapangyarihan sa lahat na may gawa ng langit at lupa, sumasampalataya ako kay Hesukristo, iisang anak ng Diyos, Panginoon nating lahat. Nagkatawang tao siya, lalang ng Espiritu Santo. Ipinanganak ni Santa Mariang Birhen, pinagpakasakit ni Poncio Pilato, ipinakus sa krus, namatay, inilibing, nanaog sa kinaroroonan ng mga yumao, nang may ikatlong araw na buhay na mag-uli, umakyat sa langit, nalulukluk sa kanan ng Diyos amang makapangyarihan sa lahat. Doon magmumulang paririto at huhukom sa nangabubuhay at nangamatay na tao.
Sumasampalataya naman ako sa Diyos Espiritu Santo, sa banal na simbahang katolika, sa kasamahan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa pagkabuhay na muli na nangamatay na tao, at sa buhay na walang hanggan. Amen. Panalangin ng bayan. Mga kapatid, ang Diyos ay ating Ama, tagapaglikha, nagmamahal sa atin, nagparaya, binigay ang Kanyang Anak pang maging ating kaligtasan. Manalangin tayo sa patnubay ng Espiritu Santo, sa banal na Santatlo, at ang ating itutugon, Panginoon, dinggin mo ang iyong sambayanan. Panginoon, dinggin mo ang iyong sambayanan. Nawa ang simbahan ay maging daluyan ng kapayapaan at pag-asa para sa lahat ng tao. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo ang iyong sambayanan. Nawa ang mga pinuno ng simbahan ay makinig sa tinig ng Espiritu Santo upang magabayan nila ng mahusay ang mga mananampalataya. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo ang iyong sambayanan. Nawa ang mga pinuno ng pamahalaan ay maging masigasig sa pagpapatupad ng mga programa at mga polisiya para sa mga dukha at mahihina. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo ang iyong sambayanan. Nawa ang mga relihiyoso at relihiyosa ay maging tapat sa pagsasabuhay ng salita ng Diyos sa lahat ng panahon. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo ang iyong sambayanan. Nawa ang lahat ng mga yumao ay makapasok sa walang hanggang kaharian ng Diyos. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo ang iyong sambayanan. Ama, turuan mo po kaming maging masayang sambayanan na nagmamahala tulad ng banal na Santatlo. Patuloy nawa kaming magpag-alay sa iyo ng lahat ng papuri, karangalan at kaluwalhatian ngayon at magpakailanman. Amen. Kayo sa Panginoong Diyos, lahat ng sandinakpan. Magsiawit kayo at siya'y ipagdangal, magpakailanman. Magpuri kayo mga anghel ng Diyos sa Panginoong kapal. Magpuri kayo mga langit sa Diyos na sa inyo lumikha. Magpuri kayo sa Panginoong Diyos, lahat ng sandinakpan. Magsiawit kayo at siya'y ipagdangal, magpakailanman. Magpuri kayo sa Panginoon, buwan at araw at bituin. Umawit sa Kanyang karangalan, ulan at hamog at hangin. Magpuri kayo sa Panginoong Diyos, lahat ng sandinakpan. Magsiawit kayo at siya'y ipagdangal, magpakailanman. Manalangin kayo mga kapatid kung itong ating alay ay maging kalugod-lugod sa Diyos ng mga kapangyarihan.
Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, gawin mong banal ang mga alay na aming inihanda. Ngayong aming sinasamba at sinasambit ang ngalan mong dakila at pakundangan sa mga alay na ngayon nasa dambana, kami naway maging laging nakalaan sa iyong adhika. Sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo niyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Taas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Kaisa ng iyong anak at ng Espiritu Santo, ikaw ay isang Diyos na pinapanginoon ng mga tao. Ang iyong anak at Espiritu ay di naiiba sa pagka-Diyos, at anupat kahit tatlo ay iisang Diyos na totoo. Ang kadakilaan mong ipinahihiwatig upang aming panaligan ay siya rin naming sinasampalatayanan tungkol sa iyong anak at ng Espiritong Banal. Bagamat may tanging pag-iral ang bawat isa, iisang Diyos pa rin ang aming sinasamba sa kapangyarihang taglay na walang pagkakaiba. Kaya kasama ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo ng walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Ikaw nga, Panginoon, ay tunay na banal. Sa iyo nagmumula ang lahat ng kabanal. Basbasan mo sana ang mga kaloob na ito sa pamamagitan ng iyong Espiritu, pang sa aming ikatutubos ay maging katawan at dugo ng aming Panginoong Jesucristo. Noong gabi, bago siya ipako sa krus, samantalang naghahaponan kasama ang kanyang mga alagaan, kumuha si Jesus ng tinapay, nagpasalamat sa iyo, Ama, hinatiin niya yon, binigay sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na ihahandog na dahil sa inyo." Sa ganun ding paraan, pagkatapos ng hapunan, kinuha ni Jesus ang kalis. Muli siyang nagpasalamat sa iyo, Ama. Binigay niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis na aking dugo, ng bago at walang hanggang tipaan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito pang lagi ninyo akong maalaala." Pagbunyin natin ang misteryo ng ating pananampalataya. Pagunita sa kamatayan at muling pagkabuhay ng iyong anak, nialay namin sa iyo, Ama, tinapay na nagdudulot ng buhay, tangkalis na nagkakaloob ng kaligtasan.
Nagpapasalamat kami sa iyo sapagkat minarapat mo kaming tanggapin sa mahal mong harapan upang maglingkod sa iyo. Pakumbabang isinasamo namin na kaming makikinabang ng katawan at dugo ni Kristo ay pag-isahin ng Espiritu Santo. Amalingapin mo ang iyong simbahang laghanap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pagmamahal. Kasama ni Francisco na aming Santo Papa, ni Ernesto na aming Obispo, at lahat ng kasapi ng sambayanang Kristiyano. Alalahanin mo ang mga kapatid naming nahimlay na umaasang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga namatay. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong liwanag. Kaawaan mo at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang katapusan. Kasama ng mahal na Birheng Maria, na ina ng Diyos, kalusugan ng mga may sakit. Kasama ni San Jose, na kanyang esposo. Kasama ng mga apostol at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa diigdig ng kalugod-lugod sa iyo. Maipagdiwang naman namin pagpupuri sa ikararangal mo sa pamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Jesucristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sa tagubilin ng mga nakagagaling na utos at turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, pahayag natin ng lakas loob. Sa lahat ng masama, pagkalooban mo kami ng kapayapaan na palagian, pang sa tulong ng iyong awa, lagi kaming maligtas sa kasalanan, malayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinanabikan ang dakilang araw ng muling pagbabalik ng tagapagligtas naming si Jesucristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Panginoong Jesucristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang binibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya, tuwag aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Kapayapaan ng Panginoon
ay laging sumain niyo. At sumaiyo rin. Magbigayan kayo ng tanda ng kapayapaan ni Kristo sa isa't isa. Ng ating Panginoong Jesucristo, ang banal na diwa, pangalawang katauhan sa banal na santatlo na pinadala ng Ama dahil sa pagmamahal niya sa sanlibutan ng labis, mapapalat ang mga inaanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Nawa ipagsanggal lang tayo ng katawan at dugo ni Kristo hanggang sa buhay na walang hanggan. Amen. Magsiupo po ang lahat. Paalala, ang pagbibigay po ng komunyon ay gagawin po ng pahanay. Pakiintay po ang mga ushers upang magabayan. Espiritual na pakikinabang, aking Jesus, nananalig akong ikaw ay nananahan sa pinakabanal na sakramento. Mahal kita ng higit sa lahat ng bagay at nais kong tanggapin ka sa aking kaluluwa. Subalit sa sandaling ito, ikaw ay hindi ko matatanggap sa banal na komunyon. Naway tanggapin kita ng espiritual sa aking pagnanais na ito at pumasok ka sa aking puso. Niyayakap kita na parang naririto ka na sa akin at pinagkakaisa ko ang aking sarili sa iyo. Huwag mong hayaang ako ay mawalay sa iyo. Amen. Thank you.
scepter claim, all in heaven above adore thee, infinite thy vast domain, everlasting is thy reign, infinite thy vast domain. Manalangin tayo. Manaming mapagmahal, mapakinabangan nawa ng aming buong katauhan ang pagtanggap namin sa mga banal na pinagsaluhan at ang aming pagsamba ng may pananampalatayang lubusan sa tatlong katauhan sa iisang kakanyahang Diyos lamang sa pamamagitan ni Hesukristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Oratio Imperata. Mahabagin at mapagmahal na Ama, nagsusumamo kami sa iyo upang hilingin ang iyong patnubay laban sa COVID-19 na nagpapahirap sa marami at kumikitil ng mga buhay. Tunghayan mo kami ng may pagmamahal at ipag-adya kami ng iyong mapaghilom na kamay mula sa takot sa kamatayan at karamdaman. Itaguyod mo kami sa pag-asa at patatagin sa pananampalataya. Gabayan mo ang mga dalubhasang naatasan na tumuklas na malunas at paraan upang ihinto ang paglaganap nito. Nagpapasalamat kami sa mga bakunang naisulong sa patnubay ng iyong mga kamay. Pagpalain mo ang aming mga pagsisikap na mawakasan ng mga bakuna ang pandemya sa aming bayan at sa buong mundo. Patnubayan mo ang mga lumilingap sa may sakit upang ang kanilang pagkalinga ay malaki pa ng husay at malasakit. Pagkalooban mo sila ng kalusugan sa isip at katawan, katatagan sa kanilang paninindigang maglingkod at ipagsanggalang sa karamdaman. Itinataas namin ang mga nagdurusa, makamtanawa nila ang mabuting kalusugan. Lingapin mo rin ang mga kumakalingas sa kanila. Pagkamtin mo ng kapayapaang walang hanggan ang mga pumanaw na. Pagkalooban mo kami ng biyaya na magtulong-tulong tungo sa ikabubuti ng lahat. Pukawin sa amin ang pagmamalasakit sa mga nangangailangan. Sa pagdamay at malasakit namin sa bawat isa, malampasan nawa namin ang krisis na ito at lumago sa kabanalan at pagbabalik-loob sa iyo. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Hesukristo na nabubuhay at nagaharing kasama mo at ng Espiritu Santo, Diyos magpasawalang hanggan. Amen. Dumudulog kami sa iyong patnubay, mahal na Ina ng Diyos. Pakinggan mo ang aming mga kahilingan sa aming pangangailangan at ipag-adya mo kami sa lahat ng kasamaan, maluwalhati at pinagpalang Birhen. Amen. Mahal na Birhen, mapagpagaling sa may sakit, ipanalangin mo kami. San Jose, ipanalangin mo kami. San Rafael, Arkanghel, ipanalangin mo kami. San Roque, ipanalangin mo kami. San Lorenzo Ruiz, ipanalangin mo kami. San Pedro Calungsod,
ipanalangin mo kami. Saints Arnold Johnson and Joseph Reyna Demitz, ipanalangin mo kami. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Magsiyuko kayo at hingin ang bendisyon ng Panginoon. Ama naming mapagpala, pamalagiin mo kaming matapat sa pagsisikap, mabuhay sa diwa ng ipinagdiwang na paghain ng katubusan na nagpapanibago sa aming pag-iral upang panabikan namin ang iyong mga kaloob na mag-akay sa amin sa kalangitan sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. At ang bendisyon ng mapagmahal at makapangyarihang Diyos, Ama, Anak, at Espiritu Santo ay manaog nawa at mamalagi sa inyo magpakailanman. Amen. Tapos ng misa, umayo kayong taglay ang kapayapaan upang ang banal na santatlo ay mahalin at paglingkuran. Salamat sa Diyos. Ang aming payag na dasal.